So, hi guys! Good morning! Good afternoon, good evening. Sa lahat ng mga kakanood nito, kung anong oras yung mga panood to. Hi, hi! Kumusta kayong lahat? So, ngayon guys, excited akong basahin yung pangalawang kwento dito sa aking Laundry Queen channel, yung Riham na pag-ibig. So, ito na guys. Mga ka-idol, akala ko ay forever single na ako. Kasi naman, lagpas na ang edad ko sa kalendaryo. Diba nga kasi may mga kasabihan ang matatanda noon na di na daw makakapag-asawa kapag lagpas na sa kalendaryo? Kaya naman natakot talaga ako dahil ayaw kong tumandang dalaga. Salamat sa social media, hindi niya ako hinayaang maging single forever. Isang araw habang ako ay nag-i-scroll up and down sa aking Facebook, may dumating na notification sa taas. May nag-add friends sa aking mga idol. Pagtingin ko, ang gwapo niya. Kaya kinonfirm ko kaagad. Nag-message agad siya ng hi, syempre. Reply din ako ng hello. Hanggang sa nagpakilala na kami sa isa't isa. Mga favorite kainin, gawin at puntahan na pag-usapan na rin. Puro chat muna kami. Noon hanggang isang araw, nag-send siya ng picture sa akin. At sinasabing siya daw yun. Nung una, na-shock ako kasi naman ang layo ng itsura niya sa profile pic niya. Ang gwapo ng profile pic niya, mga idol. Ako kasi, ginagamit ko sa profile pic ko, mga idol, totoo kong picture at no filter talaga. Charot. May char. Siyempre, para di nakakagulat sa personal. Tulad na nga lang nang nangyari ngayon, na inaasahan kong siya yung sa profile pic niya, pero hindi pala. Hindi naman ako nagalit sa kanya, pero sinabi ko na maganda sana kung yung totoong itsura niya ang ilagay niya. Sinunod naman niya ako, mga idol. Mukhang mabait at masunuri naman siya. Ayun, tuloy-tuloy lang ang konbo namin at may time na nag-video call na din kami. Ang cute niya naman pala. Masaya kaming pareho, nakausap ang isa't isa. Sa madaling salita, nagkasundo kaming dalawa. Mukhang maganda ang takbo ng kwento niya. Hanggang sa napagdesisyonan namin mag-meet in person. Pinili namin yung araw na hindi kami masyadong busy kasi pareho kaming may work. Ewan ko ba mga ka-idol, hindi pa man dumating yung araw na aming pagkikita. Ay grabe na ang kabog ng dibdib ko. Hindi kasi magkalayo ang edad namin. Isang taon lang ang gwat namin sa isa't isa. Kaya siguro nagkasundo agad kami. Pero hindi rin mawawala sa akin na baka sa umpisa lang itong masaya. Masaya ako, kaya pinipigil ko din ang aking sarili. Mahirap ng umasa. Dumating na ngayong araw na aming meet-up, mga idol. Iwan ko ba, nakailang palit ako ng damit at paulit-ulit ang harap sa salamin. Halos ipaliko ko na ang aking pabango. Matiyak lang na mabango-mabango ako sa una naming pagkikita. Dahil kung di naman maulit, at least alam niyang mabango ako. Eh di ba? Nauna nga akong dumating kaysa sa kanya sa meeting place namin, mga idol. Dahil medyo malapit lang naman sa amin ang lugar na ito. Kaya naman habang wala siya, nagsiselfie-selfie muna ako at post doon, post dito ang ginawa ko. Kinukuhanan ko ng mga pictures ang magagandang bahagi ng lugar na iyon. Para memories kumbaga sa una naming pagkikita. Hindi ko nga namalayan na dumating na pala siya. Matagal niya na pala akong pinagmamasdan mula sa likuran ko. Nag-message lang siya ng hi, dito ako sa likod mo. Paglingon ko, tumambad sa akin ang isang matangkad at morenong lalaki na nakatitig sa akin at ang ganda-ganda ng kanyang mga mata. Mukhang ilam na agad siya sa ula pa lang nila pagkikita. Pasimple ko siyang kinuhanan ng emitrato kasi mukhang hindi siya mahiling mag-selfie-selfie. Ibang-iba siya sa personal, mga idol. May kunting kilig na ako, umpisa pa lang. Ang harot, di ba? Kumain na kami, mga idol, sa paborito namin parehong restaurant. Napaka-gentleman niya. Inalalayan niya ako at todo asikaso siya sa akin. Ganito ba talaga sa umpisa pa? Maraming kwentuhang naganap at naglakad-lakad muna kami bago ako nagpaalam na uuwi na kasi may mga importante pa akong gagawin. Lobat na ang aking sipin ang pauwi na ako sa bahay. Kaya naman pagdating ko sa bahay ay tsaka ko lang ito na i-chance. Sunod-sunod ang notification message nang ito ay aking buksan. Ito'y mula sa kanya. Napabulong tuloy ako sa sarili ko.
naninis niya agad ako. Tinatanong niya lang naman kung dumating na ba raw ako, kung okay lang daw ba ang biyahe ko. Lumipas ang mga araw, tuloy-tuloy pa rin ang konvo namin sa chat, VC, at nasundan pang muli ang aming pagkikita hanggang sa nagtapat na siya sa kanyang damdamin para sa akin. Hindi na ako nabigla, pero hindi maikubli ang pamumula ng aking pisngi. Ikaw ba naman, sa loob ng 33 years old, ngayon ka lang magkakajowa? Ay, ang tagal! Kung sakali man, may pagkapihikan kasi talaga ako nung una at inuuna ko trabaho bago harot. Kaya lang, natatakot akong hindi makakapag-asawa kaya napilitang humarot. Char. Halata ko naman sa kanya na may pagtingin siya sa akin. Dahil nakikita ko sa kanyang mga mata, paano niya ako tingnan. Pero kahit ganun pa man, ewan ko ba, hindi agad ako umuo sa kanya nung oras na yon. Nanaig pa rin sa akin ang magpakipot muna. Sinabi ko sa kanya, pag-isipan ko muna ng mabuti at kailangan sure din ako sa nararamdaman ko sa kanya. Nung araw na yon, nagpaalam siya sa akin kung pwede niya ako ihatid sa bahay namin. Pumayag ako na ihatid niya sa amin. Simula noon, napapadalas na ang dalaw niya sa bahay namin. Nagdadala na nga kung ano-ano mga pagkain. Chocolate, flowers, at pasalubong. Hindi naglaon ay para na rin ako naladala sa mga effort niya mga idol. Dahil kahit malayo ay ang bahay namin, ay pumupunta siya para sa akin. Kaya isang araw, habang kami nag-uusap sa aming hardin, ay sinagot ko na nga siya. Aboy, ang saya niya. Parang nanalo sa loto kung sumigaw ng yes. May pati-re-eyed pa. Wow! Awa ng Diyos, hanggang ngayon ay kami pa rin. Kasal na kami at may mga supling na din. Bago ko nga pala natapusin ang liham na ito, mga idol, ay magpapakilala kami ng aking hubby. Na noon ay nag-high lang siya, ngayon hubby ko na. Kami nga pala ay ang Kat Niel. Ako si Kat at ang hubby ko ay si Niel. Kaya Kat Niel. Totoong may forever dito. Kaya sa mga single dyan na naghahanap ng forever, replyan nyo lang yung mga nag-high sa inyo. O, diba? Sana all! Nag-high lang, tapos naging mag-asawa na, nagkaroon na siya ng jowa, hindi na siya tumandang dalaga. So, kayo mga guys, kung meron nag-high sa inyo dyan, replyan nyo na. Baka naman palampasin nyo pa, tapos yun na pala yung forever nyo. So, yun lang mga idol. Sana nagustuhan nyo ang kanyang liham na pag-ibig. Kat Niel. Sila pala yung Kat Niel, pero hindi sila si Kat. Catherine Bernardo at saka si Daniel, ha. Kat tsaka Niel ang pangalan. Si Kat yung babae, si Niel yung lalaki. So guys, kung may mga gusto kayong ipabasa na liham na pag-ibig, nandito lang ako. Hindi lang tayo puro labanan dito, ha. Magbabasa din tayo ng mga liham na pag-ibig mula sa inyo. So yun lang guys. Thank you for watching my videos. Bye, ma.